Yo, what up sa inyo lahat, Labalib muli. At yung tayo muli dito sa ating video reaction at sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa PHTV. Subscribe kayo dyan, mga kabalits. At ito nga, mga kabalits, naku po, Chinese militia na balak sanang mangharang pinaputukan at pinulbos umano ng US Navy. At yun, paalala lamang, ito yata reaction video lamang. Ano mang sumasalaraon dito, bahagi lamang natin reaction video. Bahala na kayo, maniniwala kayo. At yun, play na natin. Iniulat na isang source umano ng Philippine Coast Guard ang mga barko ng Chinese Maritime Militia na nagkukumpulan sa Rosal Reef at Escoda Shoal at layon umano ng PCG na pigilan ang mga ginagawang pagwasak sa mga corals sa nasabing lugar. Nag-deploy ang Philippine Coast Guard ng mga barko sa West Philippine Sea matapos makita sa ginawa nitong underwater survey ang napakalawak na pinsala sa seabed ng Rosal Reef at Escoda Shoal, mga lugar na madalas pinupuntahan ng Chinese Maritime Militia sa West Philippine Sea. Ang resulta sa ginawang survey ay nagpakita na ang marine ecosystem sa mga features na ito ay lumilitaw na sirang-sira na at wala na umanong makikitang isda. Ayon sa tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea na si Commodore Jay Tariela. Sinabi niya ng ginawang survey sa Escoda Shoal ay makikita ang discoloration ng seabed nito na malakas na nagpapahiwatig na sinadya itong wasakin at sa katunayan nagbago ang natural na topografiya ng underwater terrain sa nasabing shoal. Samantala, muling binatikos ni Opposition Senator Risa Hontiveros ang China at pilit na pinagbabayad ito dahil sa idinulot na environmental damage ng kanilang maritime militia sa West Philippine Sea. Ayon sa Senadora, ang Philippine government ay maaaring makakuha ng bilyon-bilyon kung ang komunistang bansa ay mapipilitang magbayad at idinagdag na ito ay magbibigay ng isang malaking pakinabang sa bansa sa gitna ng kinakaharap na krisis ngayon sa ating ekonomiya. Sinabi ni Hontiveros sa kanyang pahayag na ninanakawan na nga ng China ng hanap buhay ang mga mangingisda, winawasak pa nila ang likas yaman ng bansa kung mababayaran ng Chinese government ang lahat ng utang nito sa Pilipinas. Sigurado umanong makakatulong ito ng malaki sa ating bansa. Hindi ito ang unang pagkakataon na hinimok ni Hontiveros ang China na magbayad. Noong 2020, pinilit niya ang ehekutibo na ituloy ang diplomatic effort at obligahin ang Beijing na magbayad para sa mga napinsalang reef ecosystem sa Panatag Shoal at Spratly Islands dahil sa mga ginawang reclamation activities ng komunistang bansa. Sinabi ni Hontiveros na ang Pilipinas ay nawawalan ng tinatayang 33.1 billion pesos taon-taon dahil sa mga pinsalang ito. Binigyang diin niya na ang bansa ay may karapatang singilin ang China dahil hindi umano ito ang unang pagkakataon ng Pilipinas ay humingi ng reparasyon mula sa ibang bansa. Bukod sa pagpilit sa China na magbayad, naghain din si Hontiveros na isang proposed Senate Resolution No. 804 na nananawagan sa naaangkop na Senate Committee na magsagawa ng inquiry sa umano'y harvesting at pagsira sa mga coral sa Rosal Reef. Samantala, sa ibang aspeto naman, iniulat na isang source na mayroon umanong isang mataas na opisyal na miyembro ng Chinese Communist Party na nagtatangkang patalsikin si President Xi Jinping at sinabi na naghihintay lang umano ito ng tamang pagkakataon. Usap-usapan umano na mayroong mga Chinese officials na napipilitang sumunod sa mga pulisiya ni President Xi Jinping at sinabi na unti-unti silang bumubuo na isang hiwalay na paksyon sa loob ng CCP.
Sinabi naman ng ilang analista na habang tumatagal ay lalong nahihirapan si President Xi Jinping na kontrolin ang ibang mga miyembro ng Chinese Communist Party dahil nais din umano ng ibang paksyon na nasa loob ng CCP na magkaroon isang bagong leader. Marami din umanong miyembro ng Communist Party ang palhim na bumabatikos kay Xi Jinping at dahil dito, naniniwala ang mga analista na lalong titindi ang tensyon ngayon sa China at mataas din ang posibilidad ng pag-aagawa ng pwesto ang maging dahilan upang bumagsak ang CCP. Iniulat ito matapos sinabi ng Armed Forces of the Philippines na nagpahayag umano ang ilang mga bansa ng interes bukod sa Japan at Australia na sumali sa Pilipinas at Estados Unidos sa pinaplano nitong pagpapatrolya sa South China Sea. Ibinunyag ng hepe ng sandatahang lakas na si General Romeo Bronner na nag-alok umano ang ibang mga bansa na sumali sa joint patrol kasama ang Pilipinas at Estados Unidos at sinabi niya na ipapahayag nila ito sa publiko sa tamang panahon. Sinabi ni Bronner sa mga reporters na ang development na ito ay isang napakagandang indikasyon na nagkakaisa ang mga bansang mayroong parehong paniniwala sa Pilipinas at ito ay upang itaguyod at suportahan ang pagpapanatili sa rules-based na international order at naglalayong palakasin ang seguridad sa Indo-Pacific region. Noong nakarang buwan, ang Australia at Pilipinas ay nagsagawa ng mga pagsasanay na tinawag na Exercise Alon at ito ang kauna-unahang bilateral na amphibious exercise sa pagitan ng dalawang bansa at ginawa ito pagkatapos ng Exercise Karabaru, isang tatlong linggong pagsasanay na naganap sa Australia. Sumali ang Japanese Coast Guard sa Pilipinas at Estados Unidos para sa isang linggong pagsasanay na tinawag na Kaagapay Trilateral Exercise. Sumali din ang Australia bilang observer at isa pang trilateral exercise ang ginawa noong nakarang buwan sa pagitan ng Japan, US at Australia. Binatikos ng Armed Forces of the Philippines ang ginawang agresyon ng China sa West Philippine Sea matapos tinangka na namang harangan ng Chinese Coast Guard ang resupply mission nito sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. At yan nga mga kabalits natin, yung mga ilang mga patungkol, mga pahayag at mga pagtugon dyan. Na dito nga, iniulat ng isang source na umano ng Philippine Coast Guard ang mga barko ng Chinese Maritime Militia na nagkukumpulan sa Rusol Reef at Skoda Shoal noong nakaraang araw. At layon umano ng PCG na pigilan ang ginagawang pagwasak sa mga corals sa nasabing lugar. Ito nga yung patuloy na nais no, na tuluyan nga mapigil yung pangwawasak kung hindi tamang ginagawa ng mga dipungal-dipunggol ng mga Chekwang to. Lalong-lalo na no, sa ating likas yaman at yung mga corals natin na lubang apektado nga dahil sa isinasagawang hindi tamang akbang ng mga Chekwang to no, makapagtayo lamang ng kanilang mga peking isla. Nanarapat lamang mapigilan syempre ng ating hanay ito at talagang hindi hayaan na ito at ito nga ang sapitin ng ating mga teritoryo. Na dito pa nga nag-deploy ang Philippine Coast Guard ng mga barko sa West Philippine Sea matapos makita sa ginawa nitong underwater survey ng napakalawak na pinsala sa seabed ng Rusol Reef at Skoda Shoal, mga lugar na madalas pinupuntahan ng Chinese Maritime Militia sa West Philippine Sea. Ang resulta sa ginawang survey ay nagpapakita na ang marine ecosystem sa mga future na ito ay lumitaw na sirang-sira na at wala umanong makikitang isda ayon sa tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea na si Commodore J. Tarriela. Ito nga, yung tila nga ba nangyayari ngayon na patuloy na winawasak at patuloy ngang nakakatamo ng hindi maganda yung ating mga karagatan, yung kailaliman nito ay lubhang apektado sa ginagawang pagsira o pagwasak
ng mga dipungal na dipunggol ng mga Chekwang to, no. Sinabi niya na ang ginawang survey sa Skoda Asyol ay makikita nga discoloration ng seabed nito na malakas na pagpapahiwatig na sinadya itong wasakin. At sa katunayan, nagbago ang natural na topografiya ng underwater terrain sa nasabing shoal. Ito nga yung patuloy na hindi na nga maganda nagiging epekto, o talagang nag-iiba na yung nagiging hulma, o talagang nag-iiba na yung kailaliman ng karagatang to dahil nga sa pinagagawa nitong mga dipungal na dipunggol ng mga Chekwang to na patuloy at patuloy winawasak at sinisira nga, no, yung ating karagatan o yung kailaliman nito ay patuloy ngang ginagawa ng kalapastanganan nitong mga hinayupak na ito, no, mga kabalits natin. At yan nga yung patuloy na pagnanais na pagbayarin itong mga Chekwang to sa ginagawang pagsira o pagwasak nga, no, sa ating mga karagatan o sa talagang pinsala na natatamo nito na ito ngang sinusulong ni Risa Ontiveros nga na patuloy-patuloy na nais na dapat lamang na panagutin at tuluyan ngang mabigyang aksyon itong ginagawa nitong mga dipungal na to. Kung kinakailangan ng pagmultahin ay pagmultahin itong mga hinayupak na to, subalit nga talagang yung pagsira o pagwasak nitong karagatan ay walang kahulilip nga ito, no, na salapi o anumang dapat na itapat na pera, subalit sa ginagawa ng mga Chekwang to ay nararapat lamang ng patawan ito ng kaparusahan at tuluyan ngang managot, no, sa ginagawang kalapastanganan o pagsirangan ng likas yaman natin na itong mga Chekwang to ay gagawin at gagawin lahat, no, makuha lamang yung nais o mamina lamang ang anumang pwede at pwede lang makuha sa parte ng ating teritoryo o soberanya na itong mga Chekwang to ay napakawalang hiya talaga at talagang mapanira at mapanguwasak, no, lalong-lalo na dito nga, no, sa teritoryo natin o sa karagatang nga nais nilang masaklawan at tuluyan nga mapasa kanila nga na ito nga ang nararapat, no, yung tuluyang bigyang aksyon ng hakbang ng ating bansa ito at tuluyan nga maipataw yung kaparusahan dito kung ano ang nararapat na kailangan na ibigay dito sa mga hinayupak na to, no, managot lamang sa pagsira o pagwasak na nga yaring kalikasan natin, no, na talagang napakawalang kwenta o napakawalang puso pagdating nga, no, sa pagsira o pagwasak nitong karagatan, no. At kayo, kayo na lang bahala magkomento sa ibaba na nais niyo i-komento patungkol dyan. At yun muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy niyo pagsubaybay at patuloy niyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa PHTV. Subscribe kayo dyan, mga kabalits. At yung mga kabalits, ito muli ang WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalits.